ayaw na ni Eric ang magpa-vlog. Kung ayaw na po nilang magpa-vlog, wala po tayong magagawa. Maraming malulungkot, isa na ako, isa na kaming team. Ang kanilang YouTube channel. So ayun mga kalingap, isang announcement lang po. And syempre, kailangan ko din sabihin kasi alam ko, marami na pong naghihintay and maraming, sobrang daming fans ang nag-aabang sa ating kalingap serye with Edrica. So ako bilang content creator, syempre gusto kong maibigay sa inyo ang content na inaabangan nyo, which is yung Edrica nga po, yan. Pero dun lang naman po sa mga fans ng Edrica, kasi di naman lahat ng mga subscribers po natin ay viewers ng Edrica, ano. Pero sa mga nag-aabang, syempre gusto kong ibigay sa inyo kung ano yung gusto ninyo. So nung nakaraan, tinry namin mag dalawang beses sa isang linggo, ngunit hindi po natupad dahil yun, sobrang busy ni Erica, ano, sa kanyang pag-aaral. So nagsimula yun nung nag-aaral si Erica na di po kami makapag vlog. Talagang once a week na lang po talaga yung kaya, pero yung sa once a week na yun ay pahirapan pa po. Kaya pasensya na po kayo sa mga Edrica fans nung mga nakaraang linggo na ayun na matagal naghihintay. Pero ang mahalaga po ay nakakapag-vlog naman tayo. Pero yun nga, dahil sa schedule din ni Erica sa kanyang school, kaya siya yung inaano natin, siya yung sa kanya tayo nag-a-adjust kung kailan siya pwede. Kahapon, ma-vlog sana kami. Ano? Nag-chat ako kay ano, kina Edu, Erica, na ma-vlog kami kahapon sana. Pero nag-reply sa akin si Erica na gusto daw po akong kausapin ng kanilang lolo at lola. So ayun, hindi ko alam kung ano yung sasabihin sa akin. Wala akong idea kung ano sasabihin, pero ang nararamdaman ko lang, meron akong nararamdaman about dun sa schedule nga ni Erica, kasi yun, mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanyang pag-aaral. So nung pagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. Nagkausap po kami nila lolo, lola ni Erica, pero wala si Erica doon kasi siya ay nasa ano daw, mayroon silang group project. So ayun po, kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo, pero nag-request po sila sa akin na ayun na po nilang magpa-vlog. Ayun. Sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At saka dahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kaagad kay Erica, through chat lang po, kasi di naman po kami nagkita doon. So tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpa-vlog. Then sabi niya, opo kuya, kasi nga yun rin daw na pag-desisyon nila, especially nila Lolo. Kaya ayun, sinunod natin. Syempre tayo naman, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung magpa-vlog sila o hindi. Kung ayaw na po nilang magpa-vlog, wala po tayong magagawa. Ako naman po, syempre ayaw ko nang namimilit. Kaya nga bago ako mag-vlog, napaalam muna ako kung pwedeng ano, kung pwede kami mag-vlog. Napaalam po ako, especially sa mga baguhan niya. Napaalam ako kung pwedeng mag-vlog at ma-upload sa YouTube bago ako mag-video. So, number one na di ko yan pwede makalimutan, na dapat magpaalam muna. And ako, nirerespeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, edi okay. Yun. So, nabigla po kaming lahat. Lalong-lalo na ako nabigla. Lahat kami nabigla. Na, di ko, akala ko ano lang, sa schedule lang. Akala ko sa ano lang, magkakaroon na ng konting adjustment sa pag-vlog namin. Kala ko nilang pag-usapan. Or may request sila na about sa vlogging, baka meron silang papakiusap sa akin.
Pero yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, ayun. Nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila bakit, ano po yung dahilan. And yun nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. So, yun pala ang dahilan. Kaya pala, nung mga nakarang linggo ay ang hirap naming magkaroon ng schedule kay Erica. So, ibig sabihin, halos ayaw na rin niya na pala magpa-vlog. And yun nga, napaka-busy na niya sa school. So, ayun, respetuhin po natin si Erica. Huwag po natin i-bash. Ano? Kung yun po yung desisyon niya, syempre, respetuhin natin yun. Alam ko mayroon siyang talagang dahilan kung bakit ayaw na niya magpa-vlog. So ayun, marami pa kami napag-usapan pero di ko na po sasabihin lahat ng mga detalyado. Yun na lang pong mga importante niyong malaman. Kasi dapat ko rin sabihin talaga kasi alam ko naman may mga naghihintay. Kasi pag di ko sinabi, di ko in-announce dito sa ating YouTube channel. Baka kung anong isipin at baka maghintay pa sila. Pero at least ngayon, alam na nila na wala na po. Di nyo na po mapapanood si Erica or ang tanbalang Edrica sa ating channel. Malungkot, maraming malulungkot. Isa na ako, isa na kaming team. Actually, lahat kami parang bumagsak yung aming parang ano, sobrang tamlay talaga nung araw na yun. Kasi, ayun, masaya kasi po talaga yung pag nag-shoot kami ng Edrica, napakasaya. And, syempre, may exposure sa mga team ko, ang KRT Boys, yan lahat. So, masaya. Nag-enjoy kaming lahat. And, yun nga, dahil sa isang iglap lang, biglang wala na. Kaya, medyo mabigat sa aming pakiramdam. Para kaming na heartbroken. Ayan. Pero, okay lang naman po. Kasi, at least, ang nagustuhan ko naman dito, kinausap tayo ng maaga. Hindi na nag, ano pa, yung pinatagal pa. Talagang kinausap na tayo nila lola, lolo, na yung tunay nilang ano, tunay nilang nararamdaman, ano? And dapat nating respetuhin 'yun. So, paano si Edu? Ayun, siyempre isa siya sa ating isipin. Actually siya talaga yung ano, yung talagang mapupunta yung attention natin kung paano, kung kumusta si Edu. So, ayun, siyempre sa mga nangyari ay kasi alam naman natin na si Edu talaga yung naglaan ng napakaraming efforts. Naglaan ng napakaraming efforts para dito sa tambalang Edu and Erica. Lagi niyang hinahatid sundo, ano? At syempre, yung nararamdaman niya ay talagang totoo. And ano man yung mangyari sa kanilang dalawa, behind the camera, ay nasa kanila na lang yun. Pero dito talaga sa nangyaring ito, ay talaga napabilib ako ni Edu. Siyempre, ni Insan Edu. Kasi siya pala ay matagal na pala niyang naramdaman na yun, yung ayaw na ni Eric ang magpa-vlog. Siya yung mas, ano, mas nakaramdam ng noon pa. Di naman ganun katagal, siguro 1 month ago. Mga 1 month ago siguro. Yan, siguro. Mga ganyan, di naman po ganun katagal talaga. Pero siya po yung unang nakaramdam noon. And siya yung kumausap din, nagbigay ng advice kay Erica. Ganun. Pero hindi niya po sa akin sinabi, di sinabi sa akin ni Edu yung mga sakripisyo niya. Na kahit ramdam na niya na ayaw na ni Eric ang magpa-vlog, ay hindi niya sa akin sinabi alang-alang sa ating vlog. Yun. Alang-alang sa ano, sa ginagawa naming content para sa mga viewers. So sinabi niya lang lahat ng kanyang mga saloobin nitong nakausap namin si Lolo at Lola na ayaw na nga pong magpa-vlog ni Erica. So ayun, madami sa aming inopen sa Edu. Kaya ayun, kahit nararamdaman na ni Edu na ayaw na nga ni Erica magpa-vlog, ay yun, tuloy pa rin yung pakikisama niya. Na niminsan, hindi sa akin sinabi, hindi sa team sinabi, talagang kung ano yung dapat niyang gawin, ginagawa niya na walang reklamo.
Kaya grabe, saludo kami kay Edu. Napaka, sobrang bait po. Sobrang bait ni Eds. So, yun. Hinayaan niya lang kung ano man yung ano. Alang-alang po sa respeto niya sa akin. Alang-alang sa respeto niya sa kay Kuya Bal. Alang-alang sa team. Nagsakripisyo siya. Hindi niya sinabi yung mga nangyayari, no? Kasi kung matagal niya sa akin sinabi na, kung sinabi niya sa akin kaagad na insan, parang ayaw na mag-vlog ni Erica. Ako talaga, mabilis ang action ko na titigil ko na. Agad kong kakausapin. And ayun, kung ayaw na, edi tigil na po talaga. Pero hindi niya sa akin sinabi. Hinintay niyang magsabi mismo ay sila Erica. So yun na nga po. Nangyari na nga po. And saka naman ni Edo sinabi yung mga pangyayari naman na hindi ko naman po alam. Ano? So dito naman po, naiintindihan naman natin si Erica na baka nahihiya sa akin. So wag po natin siyang iba siya, no? Huwag natin pag-isipan ng masama. Kasi baka nahiya lang siya sa akin na magsabi na ayaw na nila magpa-vlog. So ayun, ang nagsabi sa akin si Lolo at si Lola niya. Kaya sana, ang wish ko lang din kay Erica na sana maging matagumpay siya sa kanyang pag-aaral kahit wala na kami, ano? Kasi kami, yun lang naman talaga ang gusto namin hanggang dulo na matulungan natin si Erica hanggang sa kanya, hanggang siya ay maging ano na talaga, yung matupad niya yung pangarap niya, makatapos siya ng pag-aaral. Pero ngayon nga, na pinutol na niya yung connection sa atin, pinutol na niya yung karapatan natin na makatulong. So, I think kaya na nila. I think di naman siguro nila gagawin yun kung hindi nila kaya, di ba? And ako naman, madali lang naman po akong kausap eh. Kung may pakiusap kayo sa akin about sa pag-vlog natin, kung may pakiusap kayo sa akin, lapitan lang ako, sabihan lang ako. At napakadali lang yan. Kung ayaw nyo na mag-vlog, okay, mabilis lang akong kausap. Wala pong problema sa akin. Siyempre, ako, mas nire-respect, ay ano, mas masusunod pa rin yung beneficiary natin, ano. Kaya, ayun, so, ayun, pag-pray na lang din natin si Erica na maging successful without us, ano, na makapagtapos siya ng pag-aaral sa tulong ng kanyang pamilya. Siyempre, yung mga samahan, siyempre, di namin makakalimutan. At andito pa rin naman kami kung kailangan niya ng tulong. Dito lang kami. And naintindihan ko naman, siguro meron talaga siyang rason kung bakit ayaw na niya magpa-vlog. Ano. So, ayun. Maraming salamat po sa Erica fans na sumama sa atin, nakisaya sa 32 videos na yon. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung ilang months na tayo nagpa-vlog kina Erica. Ano. Pero dun sa 32 videos na yon, sobrang saya talaga. Thank you sa inyong lahat. Ayan, sa nakipanood ng premiere. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor, Erica fans. Thank you so much po. And ayun, medyo malungkot itong balitang ito. Pero sana, patuloy nyo pa rin po kaming suportahan. Lalong-lalo na po si Edu na talagang nakuha niya ang saludo natin. Kasi siya talaga yung nakaranas, nakaramdam ng lahat, no? Bago sabihin nila Erica at Lolo Lola na ayaw na magpa-vlog. Kaya wala akong masabi dito kay Edo, grabe yung respeto niya sa atin. Na kahit yung katandem niya ay ayaw nang magpa-vlog, pero siya pilit niyang ano, sinarili na lang niya, alang-alang po sa atin. Alang-alang po sa inyo mga viewers, alang-alang sa mga supporters. Kaya maraming salamat po sa mga fans ng Erica at syempre ng buong Team Kalingap. Ayan, thank you po. And yun, God bless po sa lahat. Mabuhay po. Mabuhay po ang bawat